Hi Earth Signs! Ito po yung mensahe sa inyo ngayong November 2, 2022. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. I hope okay lang po kayong lahat. And ayan nga po, All Souls Day ngayong araw na ito. Kaya naman, alalahanin natin yung ating mga mahal sa buhay. So ngayon talaga yung sineselebrate. Pero madalas sa atin, diba, November 1 pa lang sineselebrate na talaga natin. Yan, ay hindi naman sineselebrate, inaalala. Tingnan po natin. Spirit guide. Parang remember natin yan. Check po natin. So, kung di naman po kayo makalabas, magsindi na lang muna po kayo ng kandila para sa inyong mga yumaong mahal sa buhay. Check po natin, Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, kung ano po ang mensahe para sa inyo. Ceres, love and mother yourself. Ayan, yung iba sa inyo, kailangan nyo pong alagaan yung inyong sarili. Tingnan natin. Alam nyo yung parang sabihin natin, kasi diba nobody's perfect naman, even our parents. So siguro, yung iba sa inyo, di kayo nakaramdam ng, alam nyo yung mga gusto nyong maramdaman sa isang magulang nung kayo ay mga maliliit pa, Earth sign. So parang alam nyo yun, iparamdam nyo yun ngayon sa sarili ninyo. Diba kayo na mismo yung magparamdam sa sarili niyo? Or kung hindi sa sarili ninyo, paramdam ninyo sa mga anak ninyo, yung mga hindi ninyo naramdaman nung kayo ay bata pa. Syempre, mga good things lang yan, hindi ba? Tingnan natin. Spirit guide, ano po ang mensahe pa natin pagdating kay Earth Signs? Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn, Spirit guide. So meron tayo ditong adjustments are required, sabi sa'yo dito. So yeah, madami pong mga adjustments na kailangan gawin pagdating sa inyong araw ngayon. Pwedeng may mga biglaang lakad yung iba sa inyo, kaya naman baka may mapostpone na lakad po dito. Pwedeng dahil yan sa lagay ng panahon or sa nararamdaman po ninyo. I mean, sa kung meron kayong sakit na nararamdaman or hindi maganda po yung inyong pakiramdam, Earth Signs. Tignan pa po natin, ano po ang mensahe para sa inyo? Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Meron tayo dito yung servant. So, yung iba po sa inyo, ayan, nasa bahay. Inaasikaso nyo po yung inyong mga anak. O kaya naman, nagtatrabaho po kayo. Sa bahay talaga yung trabaho ninyo. Okay, tignan pa po natin. Spirit guide. Meron tayo dito yung wisdom keeper. So, pwedeng may tutor dito. May chinututor yung iba sa inyo. Ayan, meron din tayo dito yung swindler. Yan. Tignan pa natin. So, yung iba po sa inyo, nakita ko dito, pwedeng Earth Signs. Di ko alam kung nanghihingi ba kayo ng vacation pagdating po sa inyong mga boss. Parang ano ba, nakikipagano kayo dito. Nakikipagtawaran yung iba sa inyo. Yun yung nakikita ko. Wealth. Meron tayo ditong obsession. Ayan, yung iba talaga sa inyo. Oh, children, tama. Ayan. Gustong-gusto nyo talaga na mabigyan ng magandang buhay yung inyong mga anak. Tama, yung iba nga sa inyo, maaring, syempre, hindi naman perfect lahat ng kabataan natin, diba? So, yan. Parang yun yung gusto mong ibigay sa mga anak mo. Kung ano nga yung hindi mo naranasan nung bata ka. Kaya ito, yung iba sa inyo, talagang anong-ano kayong magpayaman. Hindi naman obsessed. Gustong-gusto nyo talagang yumaman, okay? So, karamihan sa inyo, Earth Signs yan. Taurus, Virgo, Capricorn. Talagang gusto nyo umunlad yung buhay. Sino ba namang hindi, hindi ba? Lahat naman tayo gusto natin umunlad yung life natin. Pero kasi, ayan o, yung iba talaga sa inyo, talagang, alam mo yun, todo, ano, kayod kalabaw yung karamihan sa inyo talaga. Kahit sabihin natin na may mga holidays, wala yan sa inyo. Kailangan magtrabaho kayo, magtatrabaho talaga kayo. Parang ginagawa niyong araw yung gabi. Tama ba? Yun. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa inyo. Spirit guide. So yun, ito yung ano ba, yung mindset niyo talaga is more on pagpapayaman. Ayan, pagtitipid. At kung ano ba, kung saan kayo makakamura, ganyan. Basta, pagtitipid nga, ganyan. So, gagawin nyo talaga lahat para makaipon, para yumaman. Yun yung nakikita ko sa inyo. Para mabigyan nyo ng magandang kinabukasan yung inyong mga anak. Tignan natin. Spirit guide, tignan po natin. Ano po ang mensahe natin for... Yan, meron tayong...
Number 21. Or iba naman sa inyo kung wala naman kayong anak, yung sarili ninyo. Ayan. Talagang gusto ninyo is maging successful pagdating sa buhay. Tingnan natin. Siguro madami na mamalate sa inyo dati. Pagdating po sa trabaho, ayan, the stork denotes change of residence. So, yung iba po sa inyo, nag-iisip-isip yata kayo kung mag-extend pa ba kayo dito sa boss ninyo, dito sa kontrata ninyo, or hindi na. Pwede kasi na medyo nalilitan po kayo sa sahod dito. Ayan. Kaya yung iba nga sa inyo, diba, sa vacation yung nasabi ko dito kanina, pero pwede rin po na nakikipagtawaran ba kayo. Tama ba yun? Nakikipagtawaran kayo ng sweldo ba? Ganyan. Yung kung saan kayo magkakasundo. May tawag dun eh. Kung saan kayo magkakasundo, yun. Yan. So, pag nagustuhan mo yung price na nasabi niya, ayan, baka pumayag ka. So, try mo muna yung luck mo. Pataasin mo muna. Ay, malay mo naman, di ba, pumayag. So, yun yung nakikita ko dito pagdating sa trabaho mo, earth signs. So, iba naman sa inyo talagang nagbabalak na talaga kayo or gusto niyo na talagang lumipat kasi nga, hindi na kayo masaya dun sa kinikita ninyo. So, ayan, pasensya na po kayo kung lumalabo. Tignan natin pagdating naman sa kaperahan. Meron tayo ditong, okay, tignan pala natin to kung meron ba kayo agad-agad mahahanap na work kung kayo ay lilipat. Okay, so yes, meron naman po. Ayan, mukhang nakaplano na nga yung iba talaga sa inyo kung saan kayo pupunta, ganyan. So, ito na, pagdating sa pera mo, meron tayo ditong number 36, meron tayo ditong number 24, at meron tayo ditong number 13. So, ingat lang po kayo, ayan, sa pinagkakatiwalaan po ninyo pagdating sa inyong kaperahan. So, pwedeng may mga transactions kayo dito ngayong araw, pwede rin po na meron kayong, sabi natin yung mga investments ninyo, or kung may mag-aalok po sa inyo, na kunwari tutulong sa inyo, pero nakikita ako may tulong dito pero may kapalit. Earth sign. So, nako maging ano kayo dito, maging wise kayo. Okay? Kasi 'di ba nga sabi, yung iba parang meron pa bang tulong na libre? 'Yan, parang magtaka ka na kapag tinutulungan ka ng taong 'to hindi mo naman kakilala, 'di ba? Tsaka huwag kang tatanggap basta-basta ng tulong coming from other people, lalo na kung hindi mo kakilala, baka kung ano pang mangyari sa iyo. So, 'yun, maging wise kayo dito. So, hindi lagi isipin na kung paano makatipid. Kasi baka mamaya mapahamak naman yung iba sa inyo dito. Tignan po natin, spirit guide. So, yan, ingat lang din kayo. Baka naman kayo ay mautangan dito. So, oo, baka kasi nakikita na maganda na yung disposition ninyo sa life. Earth signs. Tignan natin. Meron tayo ditong number 14 pagdating po ito sa iyong negosyo. Meron tayo ditong number 20. At meron tayo ditong number 47. Okay. So, maganda naman po yung inyong negosyo ngayon. Maganda yung takbo ng negosyo ninyo. Lalo na po kung, ito, kung meron kayong asawa. So, pwedeng nagtutulungan kayo dito, earth signs. The rider is a good sign of good news. O, diba? Sure sign of good news. O, diba? Napakaganda po ng inyong business ngayong araw na ito. So, pwedeng may magta-travel naman dito. Baka may mga stocks na bibilin o kaya may mga deliveries po kayo. Ayan. So, malaki po yung kikitain nyo dito. Talagang humahataw din yung business ninyo ngayon. Ayan, meron lang talaga dito. Kailangan maging stricto, maging stricta na tao para mas gumanda pa yung quality ng services po ninyo pagdating dito sa inyong negosyo. Tignan po natin, spirit guide. Pagdating naman po sa love life, meron tayo ditong number 11. Tignan natin yan. Meron tayong number 7. At meron tayo ditong number 42. Okay, so may nakakamiss sa'yo dito. Maaaring ano ba, earth signs yung iba sa inyo, mukhang meron kayong hindi pagkakaunawa ng taong ito ngayon. So, tignan natin kung kukontakt ba siya sa'yo. Kasi namimiss ka na nito. Lagi kang iniisip. Okay, so pwedeng kontakin ka niya, magpadala ng mensahe sa iyo yung taong to ngayon. Pwedeng magsasorry siya sa iyo. So adjustments are required. So yan, kung sabi natin kung ma-ego yung taong to, ma-pride siya, ayun, ibababa niya yung pride niya para lang makausap ka, para lang mag-sorry sa iyo. So ganun kakamahal ng taong ito. Oo. Or sabi natin baka na-realize na ng taong to kung gaano ka ba niya kamahal. So yan, kaya yung iba din sa inyo, pwede kasi na sabi natin kung hindi nga naging maganda yung usapan ninyo ng taong to. So, pwedeng nakikita niya na parang hindi ka naapektuhan.
Pero actually, naapektuhan ka naman talaga. Hindi mo lang pinapakita kasi nga ito, talagang inaayos mo yung sarili mo. So, yun yung nakikita ko sa'yo dito. Kaya itong yung taong to, nababother siya ngayon. Kaya kukontakt sa'yo yan. So, yun lang po yung mensahe sa inyo. Ingat kayo always. More blessings to come and enjoy the rest of your day. Bye-bye po, Earth Signs.